Hello mga kahabal! So nandito ako ngayon sa Santa Maria, Bulacan kung saan nag-deliver po ako ng computer set galing sa isang regular customer ko. Actually guys, yung computer set na to, in-sponsor lang nila sa isang bata na taga Santa Maria, Bulacan. Ang sabi sa akin ng customer ko, matalino daw tong batang to and may potential daw kaya tinulungan nila. So ito nga pala si Hannah, gusto niya pong pasalamatan bigay sa kanya ng computer set. Hello po, Tita Syra. Thank you po sa computer set na binigay nyo. And gagamitin ko po yun sa pag-aaral ko. So, ayan guys, si Hannah. So, Hannah, sana mag-aaral ka mabuti. At ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo para sa future matulungan mo yung pamilya mo at maabot mo rin yung mga pangarap mo sa buhay. So, ayan guys, maya-maya update ko po kayo sa susunod na videos natin. What's up mga kahaban? For my next video, ituturo ko naman sa inyo kung paano maging isang habal rider. Paalala lamang po sa mga newbie habal rider, hindi ko po tinotolerate na kayo ay maging isang habal rider forever. Dahil ito ay pansamantala lamang habang hindi pa po kayo natatanggap o nakakapag-apply sa mga courier o food delivery services tulad ng GrabFood, FoodPanda, LalaMove, Mr. Speedy, TokTok, at marami pa pong iba. Ang pagiging isang habal rider ay isang freelance o self-employed lamang. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. At huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa buhay ng isang habal rider. A few moments later. So ito na guys, nandito tayo ngayon sa SM City Marilao. Kabibili ko lang ng Dunkin' Donut at Tokyo Tokyo para sa CS ko. Oh my God! Wow! So mga kahabal, ituturo ko sa inyo ang sistema ng paghahabal. So, kailangan isang habal rider guys. So, kailangan meron kang unang-una motor. Siyempre, meron kang lisensya at dapat ang iyong ORCR ay hindi siya paso. So, yun yung unang-unang kailangan natin once na tayo ay papasok sa pagiging isang habal rider. So, sa una, medyo mahirap siya guys. Kailangan lang natin gamitin yung ating Facebook para makakuha ng mga customer. So, number one na magiging customer natin dyan guys, yung mga kakilala natin, mga kaibigan, mga katrabaho. Ayan guys. So, possible na sila yung mga unang-una nating magiging customer. So, pwede silang magpamili sa atin. Pwede silang magpadala ng mga gamit sa mga gusto nilang padalhan na malayo sa lugar nila. So, ayan guys. Kikita na tayo sa mga kaibigan pa lang natin at mga kakilala. And then guys, after natin na ma-promote yung sarili natin sa ating timeline o sa Facebook, so pwede na tayong pumasok sa mga group page ng Habal kung saan makakakuha na po tayo ng mga bookings. So mamaya guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga page ng Habal kung saan makakakuha po tayo ng booking para makakuha tayo ng mga additional na customers sa ating paghahabal. 1 hour later. And mga kahabal, nandito naman tayo ngayon sa Burger King. Habang naghihintay ng order para sa customer natin. Sana all. And ituturo ko naman sa inyo kung paano makakuha ng CS o customer gamit ang group page. Ang bawat city o lugar ay gumagamit ng group page
ng Habal. Tulad ko na taga-May Kawayan, ang group page ng Habal na ginagamit ko ay May Kawayan Habal Online Pabili at Padala, MHRPG, Riders Express, Marilao Food Delivery Pabili Service, May Kawayan Marilao Delivery Express at marami pang iba. Ang bawat CS o customer ay nagpo-post sa group page na yan upang makakuha ng rider. Wow. Ang bawat rider ay mag-uunahan sa pag-comment o pag-message sa CS na nag-post. At kung sino ang replyan ng CS, sa kanya mapupunta ang booking. Doon mag-uusap sa messenger ang CS at ang rider upang pag-usapan kung ano ang ipapabili o ipapadala gago ng customer. So ayan guys, mamaya ituturo ko naman sa inyo kung paano ang computation ng rate o yung babayaran ng CS sa rider. 2 hours later. Hello mga kahabal, nandito ako ngayon sa McDonald's Tres Picos Marilao. Habang naghihintay ng next CS o customer, ituturo ko naman sa inyo ang sistema ng panilingi ng isang Habal rider sa kanyang customer. Ang bawat group ng Habal ay may kanya-kanyang rate o tarifa na sinusunod. Dito sa amin, sa May Kawayan, ito ang rate na aming ginagamit. 100 pesos sa unang 7 kilometro sa aming pabili o padala service. At karagdagang 12 pesos naman sa bawat susunod na kilometro. 200 pesos naman para sa aming palengke o grocery. Dahil dito, umuubos kami ng mahabang oras bago mabili ang bawat pinapabili ng aming customer. Mamaya, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang tamang pagkwenta ng rate sa ating customer. At kung paano makakarating ang isang Habal rider sa drop-off ng kanyang customer. Kita-kits ulit tayo mga guys. Meanwhile, hello mga kahabal, ayan, nandito tayo ngayon sa McDonald's Tres Picos Marilao. Kung saan nakatama yung mga MHRPG rider, ayan po sila lang. So maya-maya, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang tamang paniningin ng isang Habal rider sa kanyang customer. Ayan guys, kamustahin muna natin yung ating mga Habal riders dito. So ito guys, si Nesto, isa sa mga MHRPG rider. Yo, nasa mo ba oh? So ito naman si Boy Tapan. Ayan si Boy Tapan. Gago! Ah, grabe, matapang talaga. Ayan si Patsurden. Ayan. So ayan po guys, yung mga ating mga Habal rider. So dito makikita naman natin, ayan si Vice. Siya po ang vice ng MHRPG at yung ating pinaka-pogi na rider yung nag-trending po sa Facebook eh. Tapos guys, dito naman sa video natin. Bali mo lang ang MHRPG rider. Ayan si Bobsjet, isa sa mga MHRPG rider. So ayan guys, maya-maya ituturo ko na sa inyo yung sistema ng paniningin sa mga. Itakit sulit tayo guys. 1 hour later. Twelve seconds later. Hey, what's up mga kahabal? Nandito ako ngayon sa Bernadette's, isa sa mga merchant partner ng MHRPG. Habang naghihintay ng CS o customer, ituturo ko naman sa inyo ang tamang computation ng rate para sa pabili o padala service. Gumagamit po tayo ng Google Map o Waze para malaman ang distansya
o layo mula sa merchant hanggang sa address ng ating customer. For example, from Bernadette's hanggang SM Marilao. Ayon sa Google, 2.9 kilometers ang distansya ng layo nito. Ibig sabihin, pasok ito sa per 7 kilometers. 100 pesos ang charge o rate para sa ating customer. Magagamit din natin ang Google Map o Waze para malaman ang exact address ng ating mga customer. Kailangan lamang po na meron tayong CP holder sa ating mga motor. A few moments later. Time check po tayo, 12:50 AM. Nandito po ako ngayon sa Mercury Drug dahil merong pinabili ang isa sa mga regular customer ko. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog para sa araw na ito. Sana po marami po kayong natutunan. Thank you for watching. Kita-kits po tayo para sa aking next vlog.